Magandang araw mga ka-Discarte Pinoy. Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-comment sa baba. Pero bago ko ito magpatuloy, ay shoutout po sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ganon din po sa aking mga viewers. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Ngayon, ang gagawin po natin ay isang boss grinder. Nung ano po, pumunta ako sa mga ngalakal, sa junk shop, ay nakita ko po ito at binilik po doon sa may-ari ng junk shop. Talagang 200, di ko po alam kung anong problema nito. Ayan, binili ko na po siya. Kasi tinignan ko yung loob niya, okay pa naman po. Ayan, pero hindi ko pa po siya tinatry. So ngayon, itatry natin po kung okay pa siya. Kung gagana pa ba itong boss grinder. Ayan, patak niya, boss grinder. 200. Ayan, 200. 230 volts, 50 to 60 hertz, made in Malaysia. Bago natin guys isaksak sa kuryente, ay kailangan natin munang itester siya. Kahit wala pong kuryente, ay walang hindi natin nasasaksak sa kuryente, ay malalaman natin po kung buo ba o gumagana ba ito sa pamamagitan lamang po ng pag-tester ng testing sa multi-tester. Ito guys, ilalagay muna natin sa X100. Ayan, pag gumalaw siya guys, ibig sabihin buo siya, buo yung nabili natin na grinder na halagang 200 lang. So subukan na natin siya. Ganun pa rin, ang gagawin natin ay unahin mo natin itester yung ilagay dito sa AC power o yung pansaksak sa kuryente. Power cord, ayan nga. Ayan guys, ganyan lang gagawin nyo kung meron kayong inaayos na ganitong grinder o di kayo barina o anuman appliances. Kailangan una muna ay pupunta kayo sa power cord. So, ito yung switch on nya. Switchin naman natin. Ayan. Ibig sabihin guys, wala siya. Ayan. Halos mahina yung ano niya. Ayan. Nagpapalo siya pero halos mahina nga. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon guys, ay bubuksan natin to. Ayan. Tinanggal ko na yung tornilyo niya. Tiningnan ko na yung loob niya. So, ang gagawin natin guys ay i-check na natin itong mga connection na ito. Yung mga connection nito sa loob. Ayan guys. Napansin ko dito guys ay yung ano niya. Saan ba yung sandali. Kung nakikita nyo yan guys, yung karamihan naman ito. Ayan. Kailawin ko lang kasi hindi makita ng paano natin ng ilaw. Ayan guys, so ayan, nangingitim na yung armature nya. Ayan, maitim na yung armature. So ang una natin i-check muna guys ay yung connection nya, tapos yung armature. So sunod natin. Ayan, tapos yung ano nya dito, nandito yung papakita ko sa inyo yung brass or carbon brass. Dalawa yan, isa dito at isa naman dito. Ayan, nakita nyo yan, yun yung carbon brass. Check muna natin siya. X100 pa rin ang gamit natin guys. Ayan, so dito natin ano sa kabila, tapos ilagay dito. Ang pag gumalaw siya, ibig sabihin okay siya. Ang connection niya ay walang putol yung power cord. Lilinisan natin muna itong yan. Kung nakikita nyo ang dumi niya,
Ayan. Ang dumi na ang itim niya. Ayan. Kita niyo yan, guys. May itim niya nung may itim na yung armature. Ayan. Armature ang tawag dyan. So, ang gagawin natin ay lilinisan natin itong armature. Tatanggalin muna natin to, guys, yung ano, tawag dito, yung carbon. Ayan, guys. Dito na lang natin lilinisan ng liha. Ayan. Tapos dito, ayan, kabila yung dulo niya ay papaikotin nyo na lang para malinisan yung armature. So, ang gagawin natin ay lilinisan natin ng armature. Ayan, guys, isprayan muna natin ng alcohol. Ayan, yung armature linis, isprayan muna natin. Pwede rin lacquer thinner, pwedeng alcohol. Ayan, ganito lang gagawin nyo, guys. Ayan. Tapos sabay ikot dito. Kung naririnig nyo, ayan. Kailangan natin tanggalin yung nangingitim na nakadikit doon sa armature mismo. Kailangan tanggalin natin, guys. Linisin natin, maigis dapat siya. Ang gamitin nyo, guys, dito na ano, medyo wala na akong ano rin, wala na akong liha. Kailangan, guys, maano, tawag dito, pino dapat ang ang ilinis nyo nitong armature. Kailangan pinong liha. Huwag yung magaspang. Ayan, guys. Kung nakikita nyo siya, makintab na. Ayan, meron pang konti. Maganda, guys, na makakita ka ng mga lakal kasi may mga gamit din sila or may mga may mabibili ka doon na magpwede pang mapakinabangan. Gaya nito. Lahat na nandun hata eh. Electric pan, washing, madaling sakamura na lang na ibibigay sa pag-ibinin na nila, mura na. Ayan. Ayan, guys, ilalagay na natin yung carbon brush. Bibihira naman itong masira itong grinder na ito, maliban lang kung mababasa siya ng ulan o mga babasa yung loob niya mismo, yung winder niya, yung winding. Guys, lagay natin. Tapos lagay natin itong tumutulak. Ayan. Kailangan, guys, abot na abot o dikit na dikit dito sa mismong armature niya. Ayan. Tapos, ito naman isa. Ayan, lagay na natin siya. Ito, guys, yung ano, yung carbon brush. Lagyan natin yung pantulak ulit na spring. Ayan. Iisa-isa natin, guys, na titistirin kung pumapalo. Sen, subukan natin titistirin yung carbon brush ka. Itong armature. Ayan. Dito muna natin testing. Kung nakikita nyo, guys, yung kabilang pin nasa carbon, tapos yung isa naman ay nasa armature. Ibig sabihin, pumapalo siya. Konektado na siya, kabila. Pin yung kabila. Ayan, pumapalo na rin siya. Ibig sabihin, konektado na rin. Itatry din natin to, guys, kung okay na. Dito sa mismong power cord. Ayan. Subukan natin dito, guys. Ayan. Gaya ng ginawa natin kanina, ilagay na natin dito sa magkabilaan yung power use, ano, dalawang wire sa magkabilaan test probe. Ayan. Tapos pipindutin natin dito, guys, sa switch. Ayan yung switch. Ganun pa rin.
Ayan. Ibig sabihin guys, may problema pa rin siya. Ayan. Ayaw pa siyang... Kakabitan muna natin to guys ng ang tawag dito ng pansaksak o yung dulo mismo. Meron ako dito naka-reserve ha. Ito guys, ilalagay na natin siya. So, ilalagay muna natin siya ng pansamantala. Ayan guys, ilagay muna natin itong linagyan muna natin siya ng pansaksak. Tapos lalagyan natin siya ng protection para hindi tayo makuryente. Ayan guys, isasaksak na natin siya. Subukan natin siya kung gumagana nga. Kung okay na siya. Saksak natin siya dito. What happening? Nagko-collapse siya. Hindi siya tumutuloy. May problema pa siya guys. Umaandar siya pero hindi siya masyadong tawag dito, hindi yung mabilis na andar talaga. Tatanggalin muna natin tong switch, titingnan natin. So ang gagawin natin guys ay tatanggalin muna natin tong switch. Titingnan na natin yung loob niya. Yan. Tingnan muna natin. Ilinisan natin yung mga connection. Bali ito guys yung switch nya. Ayan. Wow. Mukhang may problema yung switch. Ayan guys yung switch. Pero titingnan natin. Tingnan natin ito kung kayang buksan. Ayan guys. Dun. Ayan guys, nabuksan natin yung switch niya mismo. Ayan. Ayan. Wow! Kung makita nyo guys, ayan, sobra nang dumi siya. Madumi na yung loob ng switch mismo. Kaya nagkukulap siguro siya. Ayan. So ang gagawin natin dito guys ay linisan natin ng locker thinner. Ayan. Dumi na siya. Linisan natin guys yun ang locker thinner. Ayan guys na lagyan natin ng locker thinner. So ang gagawin natin ay siguro matagal na itong naka-stock, hindi na talaga ginagamit siya. Pag hindi ito gumana, magka-problema dito sa loob ng switch malamang. Bagong switch na kailangan natin bilhin. Pero sana ay gumana pa rin. Ibigyan natin ito ng i-revive natin ito. Sisa sobrang dumi. Nagkakaroon na guys ng close connection. Yung magkabilang wire. Lalagyan na lang natin guys yan ng thinner. Tapos galawin na lang natin. Para yung loob mismo ng
switch na to ay matanggal yung tawag dito, yung dumi mismo. Ayan guys, subukan natin yung switch kung magkaroon ng connection siya. Ayan. Gawin natin din sa kabilaan. Ibig sabihin guys, walang connection. Ayan, wala siyang connection. Bila. Wala rin. Wala rin siya guys. Magpipilitan tayong tanggalin talaga to. Yung loob niya mismo, titingnan natin yung loob. So ang gagawin natin, tatanggalin talaga natin. Ayan guys, naputol siya. Ayan. Mahina na. Malamang kailangan natin baguhin to. Bibili tayo ng bago. Ayan. Kasi guys, wala na siyang connection sa loob mismo. Hindi na siya nagkoconnect. Ayan guys, sira na yung ano niya. Yung switch niya. Tupok na. So, ang gagawin natin ay papalitan na lang natin siya. So ang gagawin natin guys, pwede natin i-try ito kung okay pa itong ano, itong yung loob mismo. Itatry natin. I-jumper lang natin samantala. Jumper lang muna natin. Subukan natin i-jumper. Ayan guys, subukan lang natin, sasaksak natin sa kuryente kung gagana ba to. Kung walang problema yung mismong winding niya. Kung talagang ito lang ang may problema, yung switch. Wow! Ibig sabihin guys, ang problema niya talaga yung switch mismo. Ayan. Nakakita nyo siya, gumana na siya. Yung switch ang problema. Ayan guys. Okay na siya guys. Problema yung switch.